Again, securing the Grok. Alam naman natin, Grok, the best zoner when it comes to tanks and also great creep wave potential sa side ng PLDT Smart Omega, which will resort into an early rotation. So this is a complete swap, mga kaibigan. Signal Ultra Warriors, they're the ones that get the Selena and Harit. Gustong-gusto kasi ng PLDT Smart Omega to. Pinaglalaroan nila yung fact na pinalulusot na yung Lunox tsaka si Harit. So in this phase, titignan natin kung pipili ba ng Lunox ang PLDT Smart Omega. Pero with the Tams pick, I don't think hindi na nila gugustuhin yung Lunox at this point kasi pwede ka pang kumuha ng isa pang tank. And again, wala silang pakialam doon sa dalawang mage na yun. Kumaga, yun nga yung mind game nila. Palusot nila, they're ready for any options na dalin ng team na pipick ng ganito pick. And also securing the Akai pick sa PLDT Smart Omega. Well, okay, yes, we do understand na open na nga nakuha nila yung Harith. Nakuha nila yung Selena. But one of the best ways for them to control yung damage, yung early momentum na pinapakita ng Signal Ultra Wars dito is to get and secure that Akai. Again, with the Akai Hurricane Dance, at least pushing the Harith away from the Zaman Force and giving them a lot of time para ma-prevent yung damage output ng Harith dito. But also, in return, Signal Ultra Warriors picking up the Franco, mga kaibigan, Eason Esports trademark na hero. Sabi nila, Eason, ipit na tayo. Labasan natin yung best hero mo. Sabi nga ni Manjin, Hook City, mga kaibigan, tingin natin kung magkakatotoo yan. PLDT Smart Omega, they banned out a possible Terizla pick here from Signal Ultra Warriors. Nakita natin, nagiging very popular na rin yung Terizla, lalo sa site ng Signal Ultra Warriors. Gustong-gusto talaga nila yan. Okay. And I really like this one, PLDT Smart Omega. Ang option ng Signal Ultra Warriors dito is mag-ban out sila ng mage. Kasi kung titignan mo yung lineup ng PLDT Smart wala Omega, pa silang mage. Isang core pa lang yung pinapakita nila, wala pa yung mage. And the thing about this slot, is kailangan nila mag-ban ng Marksman. Hindi nila mauubusan ng Marksman yung PLDT Smart Omega. They resort with the Guinevere ban para lang malimit yung heroes. I think that's on Exort. Respeto sa hero pool ni Exort. Pero Signal Ultra Warriors, they do have the first pick here. Let's see kung magiging Marksman ba to or possible another core. I really do think na tank muna, i-last pick muna yung core mo. But I think mas okay din kasi talaga na magma-marksman muna sila eh. Since ang dami rin kasi pwedeng opener ng PLDT Smart Omega dito. And they're trying to hover into Bruno, pero tingin ko, it's either carry. Kasi again, carry, alam naman natin, Toshi, kapag hawak niya ang carry dito, medyo mataas yung kanyang win rate. At nakita naman yung performance siya from game 1. So I think this is also one of the best ways for them to counter the comfort hero of Toshi. Pero in return naman, si Toshi mo ang gagamit yata siya ng Claude. I really like PLDT Smart Omega. They're thinking into the draft. Talagang hinover muna nila kay Claude, pero I do think na si Granger kukunin nila dito. It's really great against the Franco and the Kari. Wala kang real catch against si Zero. If you don't have any real catch against Granger, expect a chaotic team fight. Talagang paulan ang kinabalan niya. Pero Lucas will be the option. A direct counter against the Harit as well as the Franco. Kasi kapag hindi mo kaagad inultihan si Lunox dito, talagang ma-order of billions kayo sa mukha. Yep. And also, on top of the order of billions, kahit yung mga tanks magme-melt kapag nakakamit siya na agad ng Darkening into the Assault of the Chaos Assault, mga kaibigan. And also, well, adding to what you mentioned earlier, mahihirapan talaga dito yung Signal Ultra Warriors catching out this Granger. Since Granger, alam naman natin yan, once he's able to get at least a Bloodlust Hacks on top of the BOD, ang hirap na niyang i-catch. Yep. Again, with the mobility from the Grangers, well, siguro, kung well, kaya niyang mahuli, meron din mga opportunity yung Signal Ultra Warriors dito for them to catch him out with the Iron Hook or maybe with the Abyssal Arrow. Yeah. Pero ang hirap talaga. Again, you need to keep an eye on these three frontliners sa side ng PLDT Smart Omega. Yeah. You cannot, si Grok pwede niyang i-absorb or i-take yung damage ng Abyssal Arrows. Again, permanent, or at least meron siyang mga 90% na di siya mali-stun and he will be the ones going to be on the front line. So, a lot of free space na binibigay dito sa PLDT Smart Omega for the Granger to farm. Yeah. Personally, for me, talagang ito yung game na medyo talagang even yung draft. I'm leaning slightly to PLDT Smart Omega just because of the fact na walang real catch against kay Granger. We've seen this time and time again, kahit yung Kimi, kapag wala ka talagang panghuli sa ganitong klaseng hero, ay talagang magkakaroon siya ng free game. That's the problem na kinakaharap ng Signal Ultra Warriors. Ngayon, they banned out the Guinevere. Kaya sabi ng PLDT Smart Omega, asan yung catch? That's the reason why they opted for a Granger against the Claude. And I really like the matchup between the two heroes. Kasi si Claude, kahit sabi natin umapit na late game, napupunit siya kay Kari eh. Kahit nag-blazing duet ka sa harap-harapan niya, talagang willing makipagbakbakan si Kari sa'yo. Pero with Granger, ang hirap labanan ng hero ngayon kasi ang layo ng range. Pero
again, guys, it's all about the execution ng ating mga teams. And what better way to see that on this third game, PLDT Smart Omega versus Signal Ultra Wars on the blue side. You have the Omega Squad, Kripsu sa kanyang Grok, Kenji as the Tams, Hit on the Akai, Toshi on the Green Jet, Exhortman ang gagamit ng Luno. As I said, mga kaibigan, we have Signal Ultra Warriors, Ison on the Franco, Yako naman sa Harry Desanya, para sa Harry D on the Lilita, and Few para sa kanyang trademark Selena. And sa mga nanonood dyan sa ating live audience sa baba, mag-ingay na kayo dahil this might be the last game. Uy, si Few mo yung nagdedenaga to. Nahuli, nako po si Few, yung Selena. Ang aga nun. Well, I think tingin ko, he just accepted the fact na hindi na siya makakatakas doon. Alam naman natin si Kenji, pag tinamaan na siya ng kanyang yoyo, taga may hirap man siya makatakbo. But maybe another guy you think here, Yako, kung manindedeka ito pa, si Toshi, again, with the Rhapsody, mga kaibigan, hindi siya makakatakas. Early kills, 2-0 for the first minute sa ating laban, which is game 3, mga kaibigan. Ang grabe talaga yung aggressive plays na pinapakita ng PLDT Smart Omega dito. Exactly. Even trying to take down the Crab on the bottom lane and Kripsu, even the magic damage of Desanya, ang nahihirapan din siya mag-absorb. Mind you, muntik pa niya makuha yung Crab, and I really like the fact na talagang nirotate nila yung Thams. From the mid lane to the top lane, nagsama sila sa may Lunox, si Lunox dun sa XP distribution. They left the Grok alone on the bottom lane. Talagang sabi niya, pigilan lang natin yung Selena, yung invasion niya. And that's the reason why Signal Ultra Wise hindi sila makagalaw, kasi may Thams naglilinis kagad ng wave. Talagang walang mahanap na space si Selena dito. Pati isipin mo dito, you're forcing the Selena to go and farm on the top lane na meron dalawang kumokontest, pero sa top lane naman yata mukhang makakahuli na naman sila ng isa pa, at si Toshi ang makakuha ng kill, mga kaibigan. At grabe talaga yung pag-apply ng presence dito. Talagang sinashutdown nila kaagad si Selena as early as possible and not giving them any opportunity to farm while in the middle lane. Sanya? Of course, mukhang ginamit ang ginagamit. Kripsu tayong run away with the flicker, pero mahahabol pa rin siya ni D with the charge. Si Toshi there might be a punish, there might be a punish. Hurricane Dash will connect on Desanya, mapapatay ba si Arigito? Yes, mapapatay nila. That's Granger taking down the kill. Si Di pa yung susunod dito. Hindi pa. Lunok tries him down. Hook City from Ison Esports, mga kaibigan. Pero it's not gonna be enough. Kenji is sustaining the damage of Signal Ultra Wars, pero can he really do so? And Exhort will protect his stack. Hindi na mamamatay yung ating Sams. And PLDT Smart Omega, they take down the Harith. Ang ganda rin ng pagkakabait nun. Yes, he knew na nahook siya ng Franco, pero yung easy escape na yun, at least giving them a lot of time to secure this turtle buff sa side ng PLDT Smart Omega. Again, control damage, control na kontrolado, lahat ng kilos at galaw ng PLDT Smart Omega dito, mga kaibigan. At kitang-kita naman natin ngayon, as early as 2 minutes, make that 3 minutes, 3K net worth agad ang lamang ng PLDT Smart Omega dito. And this is the effect of the early rotation ni Tams kanina alongside the Granger. Alam na natin si Granger, one of the few marksman na kayang lumaban in the early game. Reason why pinipick siya ng mga players natin, or in talagang pinaprefer yung Granger pick over the Claude, is ang lakas ng laning presence niya. And the thing about PLDT Smart Omega, they have the early aggression. Kahit yung lineup nila hindi ganun yung requirement, they can definitely play that playstyle. Kasi Signal Ultra Wars, napigilan na yung early invasion na gustong gawin ni Few. At si Few naman, si Kripsu yata dito mo, nag-aakmang kunin yung gold crab dito. Pero at least, it will result into four-man response from Signal Ultra Warriors. And also, pwede nakikita mo yun, habang nangyayari sa bottom lane, they're trying to play the middle lane. Azaman Force mo makakuha pa. Napagandang wild charge, trying to control Ezon, but the damage has been done. Kripsu trying to run away. At least, a damage control. While on the middle lane, they're trying to take down the tier 1 turret. Hit! Hindi TP. Kripsu, with the power of nature, pero at least parang ano lang, pang zone out lang nila. Wait lang, back muna kayo. Masyado na kami marami dito. Hindi nyo nakikita yung Granger namin na pumupush ng pumupush, at siya yung magiging threat dito when it comes to mid game to late game match on the side of Signal Ultra Warriors. Wala silang panghuli, sabi mo nga kanina, tol. At mahihirap talaga sila dito. Kailangan nilang gumawa ng action ngayon na. Alam mo yung si Exhort, gustong-gusto niya mag-push. Ni-retribution niya yung cannon para lang mas mabilis mapatay yung minion wave. And Signal Ultra Warriors, they're the ones that are supposed to be dictating the early pressure. Remember, they have the Selena and they have the Harith. Pero PLDT Smart Omega, they have the momentum right now. 5,000 gold lead para sa kanila. And this is a lineup that scales very well. Oh, Iron Hook! There's a hook on the middle lane. And Desanya committed to Zaman Forces to take down the Harith. That's gonna be a very good punish. Hit! Tinamaan ng arrow into Dominion Blast. Talaga nagabang. Dahil kasi sinisecure lang niyang Signal Ultra Warriors ang kill dito. Alam nila na nabisal arrow, but they don't have any information kung nasan yung ibang PLDT Smart Omega. And Iron Hook, saktong-sakting Order of Brilliance, trying to run away. But they saw three members, and might that four, trying to take down the turtle sa side ng Signal Ultra Warriors dito. But Kripsu, he does have the information, pero kailangan nilang may contest
pero medyo may iwan yata Kenji. He got slowed down by the missile trap. He will not reach the turtle. Another objective inside the signal ultra wars into flicker out para kay Iso para lang maka-escape and also dodging both the missile trap or the missile arrow and also the iron hook inside the signal ultra warriors. That's a very good objective here for the warriors. Nakuha nila yung turtle. At the very least, they stop the early aggression or yung momentum na inaamas ng Omega. Exhort on the bottom lane. He's facing against two heroes, yung Harit tsaka si Franco. Actually, may Lolita din nakasama doon, yeah. Pero wala silang catch. Again, it's the problem of the draft ng Signal Ultra Wars. Naku, si no real catch. Pero ito, look at the invade ng PLD ni Smart Hurricane Omega. Dancing Huli to talaga! Hit! Naman sa si Soshi, mukhang nagabalan na sila ko si Tanya. Woman's going to go down, but Exhort with the Chaos Assault. Oh, taking that one. Abyssal trap. Abyssal arrow rather, pero nak front lines lang. Bodyguard to bodyguard na kasi Crimson dito. Hindi lang pinibigyan ang opportunity for them to take down and take opportunity for that Abyssal arrow again. And PLDT Smart Omega taking down all of every objectives that they can see right now. Kahit yung tier 2 turret sa bottom lane, hindi pinagbigyan. Wala. Na unti-unti nila na-occupy yung jungle area ng PL ng Signal Ultra Warriors. And exactly, that's one of the best ways for them to choke them out. Squeeze every resources into their name and also take it out. Kaya nilang, oh, sakit, grabe. Kaya nilang, oh, trap, naman Gripsu. Nice, finger out. Oh my god, Gripsu, nakatakbo ba? And yung Grok natin mabubuhay pa. PLD ni Smart Omega, they're just taking advantage of the fact na may carry yung Signal Ultra Warriors. Ang sakit ng isang carry lineup, laging 4v5 naku yung laban. And ito, PLD ni Smart Omega, they're bringing all 5 on the top lane. Gusto na namin mag-champion. Gusto na namin tapusin to. Isa na lang. Naaamoy na namin. There's a 6,000 gold lead for PLDT Smart Omega. Pero Signal Ultra Warriors, remember, they are the late game lineup. Kapag tumagal pa tong game na to, baka mag-comeback pa nga. Pero PLDT Smart Omega, they're just waiting for the third turtle here attack to amass further gold lead to their side. There's an Athena shield on the Akai. So dalawa na silang pwedeng promote. Turtle, actually, tatlo. Tatlo na nga sila pwedeng promote. Si Tams, tsaka si Akai, tatlong heroes ng PLDT Smart Omega. Sobrang hirap na patayin. Yun ang sinasabi natin kanina eh. Again, picking the Granger, napakasulit, wala silang catch. And giving the fact na kailangan muna nilang umabante sa tatlong heroes, yung frontliner heroes ng PLD Smart Omega. Oh, Heath, again with the Hurricane Dance catching. Ang core hero, Toshi getting a 91 CD. But saktong-sakto yung flicker niya, trying to run away. Okay, damage control muna tayo. Pag nakahuli pa sila ng isa, this might be the end of the whole series. Mga kapit, si Iso naman moving forward, trying to get the right angle for that Iron Hook. But unfortunately, one down, which is the core hero. Ang ganda ng pagkaka-pick up ng PLD Smart Omega dito. Alam nila na kapag umabot pa ng late game, which is yun ang gustong-gusto ng Signal Ultra Warriors, again, control lang. Okay. Okay lang kahit magkaroon kayo ng space na kahit nante, basta take down yung, basta patay yung core hero nyo, which yeah is the carry. It's the worst for Signal Ultra Warriors. Kahit sabihin natin 4v5 laki laban, kapag namamatay yung carry, remember, humihinto yung momentum nyo, humihinto yep yung pagdating nyo sa late game. And PLD Smart Omega, they're already knocking on the front door of Signal Ultra Warriors. Lumabas kayo dyan. Gusto na namin manalo. Kenji rito splitting on the bottom lane. 3 lanes are being shoved in by PLDT Smart Omega. 65 seconds for the Lord. Let's look at that counter. Yan yung susunod objective ng yep PLDT Smart Omega. Pinakita natin dito, wala taga opportunity na binibigay ang PLDT Smart Omega for them to even touch the turrets of Signal of PLDT Smart Omega right now. Kita natin kanina, wala pang nigalabit na damage dito sa mga turrets. And you see how they can control or how they are controlling the resources of Signal Ultra Warriors. At si Yako, medyo nahihirapan na siya. He exactly just hit his level 10. Pero mamaya, kapag nakakuha pa sila or nakahanap lang isa pang item PLDT Smart Omega dito, mag-move forward na sila dito. 33 seconds, timer. Yan ang timer ng Signal Ultra Warriors para gawin ang gusto nila. Kasi once na nag-respond na yung Lord, nako, ibang usapan na siguro. Kasi kapag kailangan ng mapuportion Signal Ultra Warriors na lumabas sila sa base nila for them to contest the Lord. Yep. Pero mind you, Kuya Tads, this is not real late game winner for Signal Ultra Warriors. Yes, meron kang win condition on the carry, pero remember, may Akai on the side of PLDT Smart Omega, one of the heroes na talagang kaya mag-shutdown ng win condition nyo. Sayawan niya lang si carry. Talagang tapos kagad ang teamfight. There's no real save for Signal Ultra Warriors. Pero ito, mag-respawn na yung Lord natin, and that's why Signal Ultra Warriors, they want to fight. Pero look at hit! With the Hurricane Dust nila, yun niya si Yaku! Bawal kung bumarat, bawal kung tumira. Although mabubuhay pa si Yaku dito, that's gonna be the disengage for Signal Ultra Warriors. Si Kenji! Kaki nagkatrabaho tong taong to. Bigyan nyo na employee of the month, PLDT Smart Omega. Kanina pa nasa harap ng turret yan. And yung totoong objective na andun sa Lord,
Sunday na Sunday si Lord yung pinupuntahan. Kenji not even dying on his bottom lane. Buhay na buhay pa. Gusto mo patayin si Yako. Hindi niya makukuha. Pero remember, the Lord has been slain by PLDT Smart Omega. At PLDT Smart Omega ito, ang ganda. Talagang dinota talaga nila ng laro dito. Okay, they're trying to bait out the bottom lane. Alam nila na kaya nilang basagin. But at least with that play, finors ng PLDT Smart Omega na pumunta yung signal Ultra Warrior sa bottom lane. Kundi, it's either an even exchange eh. Kukunin mo ba yung Lord o ibibigay mo sa amin yung ano yung turret, which is really the one I think ko mas okay talaga na bumak sila doon eh, but they need to really defend this next skirmish sa side ng PLDT Smart Omega dito. Mahirap sila. Well, that damage output from Yaku is there, pero hindi pa yun gaano enough kapag nahanap ng opportunity yung PLDT Smart Omega dito for wala silang engage. Wala talaga silang real Lord contest. Although level 1 Lord pa lang naman yan, the threat of a level 1 Lord is kapag kaya kayong pasukin ng lineup nung may Lord. Kasi look at the lineup ng PLDT Smart Omega, there's no problem na pumasok si Hit at i-hurricane dance niya pala yung kung sino man yung gusto pumatay kay Lord. So may pick-off potential yung PLDT Smart Omega once na banggay na ni Lord yung turrets ng Warriors. Yeah. Kaya nakita na dito, all signal Ultra Warriors sticking as 5. Ang hirap na kasi talaga niyan eh. Wala silang information. Nakitang-kita naman natin PLDT Smart Omega. They're just hiding in themselves inside the brush area. Muntik pa nga umabot yung Abyssal Arrow, pero naghihintay lang sila na lumapit yung Lord dito at dyan lang sila mag-engage. Omas! Naka-Omas! Magkukulat ang signal Ultra Warrior dito! Huli na naman si Pew! Very nice catch! And Pew gets deleted by PLDT Smart Omega. Although mapapatay na sa hit, look at the turrets bro. Go down mga kaibigan! Abyss! He's the next target here, PLDT Smart Omega. They won the championship! Dinatard na nila yung Warriors dito. Walang late game. Look at Lord! Buhay na buhay! Pahinahampas ang inhibitor. 50% HP! The base! Pumamasak na nila! PLDT Smart Omega getting that 3-0 sweep against Signal Ultra Warriors, and they will be your first conference Mobile Legends Bang Bang, the Nationals Champions. We've talked